Ayon sa biyaya ng Diyos, ngayon na raw din po, meron po tayong pagtitipon sa harapan ng Diyos. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil meron po tayong pagtitipon. Bago pa ang simula, lahat po tayo muko ang manalangin. Mabaging aming dakilang Amang Diyos, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Ngayon araw, dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin, kami po ay nakatipon sa inyong harapan. Kaya mula sa simula hanggang sa wakas, gabayan niyo po kami sa oras na ito ayon sa inyong kalooban. Kami po ay lupang mahina, ngunit nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa pangitan ng inyong kapangyarihan. Kaya pakitulungan niyo po kami upang magampanan ang inyong mission ng mabuti para sa inyong kaluwalhatian sa aming buhay. Kami po ay naligtas ng lubos mula sa walang hanggang kapahamakan. Kahit kami po ay mga miserableng makasalanan, karapat-tapat sa impyerno. Kaya pakitulungan niyo po kami upang tanda ng inyong dakilang biyayang pag-ibig araw-araw at upang sukulian ang inyong biyaya sa pangitan ng aming buhay. Surin ninyo yung aming buhay, aming puso. Kung natakpan ninyo na hindi tama, tulungan niyo po kami upang baguhin yung lahat ng mga hindi tama sa inyong harapan sa pangitan ng salita ng Diyos. Ngayon week, meron po kaming Bible seminar, kaya pakitulungan niyo din po kami upang iparan ang inyong ebanghelyo ng mabuti para sa inyong kaluwalhatian. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Ngayon araw, buksan po natin ang Biblia, Genesis chapter 6. Yung screen, okay po ba? Okay. Genesis chapter 6. Subalit si Noe ay nakatakpo ng biyaya sa paningin ng Diyos, paningin ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid, walang kapintasan noon kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad kasama ng Diyos. Nakaanak si Noe ng tatlong lalaki, sina Sem, Ham, Japhet. Okay, mas ano po, malaki na lang. Okay. Si Noe, siya pang isang importanteng tao sa Bible. Dahil sa kanya, maraming mga nilalang ng Diyos ay naligtas mula sa malawakang baha. And dahil sa kanya, magkaroon tayo ng panibagong pasimula ng kasaysayan ng tao. Yung anak niya po ay si Ham, Sem, Ham, Japhet.
Yung tatlong anak niya ay sumakay sa arko ni Noe. Mo hindi natin alam kung meron pa siyang iba't ibang anak pa. Basta sa Bible, meron siyang tatlong anak na sumakay sa arko ni Noe. Sa pamamagitan nila, nagsimula na po yung kasaysayan ng tao ng bago. Ibig sabihin, maliban sa kanila, lahat sila ay nalunos sa malawakang baha. Kaya kung hindi sila kung hindi sila ligtas mula sa malawakang baha, tapos na po yung kasaysayan ng tao. Pero sa dahil sa kanila, nandito po tayo. Tayo pa ay kung Asian people, tayo pa ay saninay ni Sem. Pero siguro may konting halo-halo pa, no? Basta Sem, Ham, Japheth, sila po ang bagong pinuno ng mga lahan ng uri ng tao sa mundong ito. Si Sem naman yung Asian people, si Ham naman po yung African people, yung mga itim, si Japheth naman po yung mga European. Siyempre, yung pinaka-pinuno naman, si Noe. Kaya si Noe po ay talagang pinaka-rolo natin. Pinaka-rolo. Kaya importanteng taong ito, si Noe. Sa panahon yon, kahit tumating na yung malawakang pandaytikang pagpahal sa mundong ito, makaroon tayo ng panibagong kasaysayan ng tao. Dahil sa kanya, meron po tayong buhay ngayon. Kaya importanteng tao sa Bible. Meron pong importanteng tao sa Bible, meron din pong hindi importanteng tao sa Bible, meron din pong masamang tao sa Bible. Kaya sa harapan ng Diyos, dapat ano po tayo? Tayo din po ay dapat importanteng tao sa harapan ng Diyos. Itepende sa ating ginagawa. Basta yung mga ligtas dito ay importanteng grupo para sa lugar na ito. Dahil tayo po ay basta kahit papaano, tayo po ay iglesia ng Diyos. Tayo po ay may tunay na totoong ebanghelyo. Kaya po, sa pananaw ng Diyos, ito pang pinaka-importanteng grupo sa lugar na ito. Kaya ano po ang pamumuhay ni Noe? Ano po ang lesson mula sa kanya? Yung pang mahalaga para sa atin, dahil tayo din po ay naligtas kagaya ni Noe. Subali si Noe nakatakpo ng biyaya sa paninang Panginoon. Biyaya. Kaya siya pa ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Eh, tayo din po ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Tama po ba? Hindi sa pamamagitan ng ating gawa o ating sariling musigasik, kundi sa pamamagitan ng biyaya lamang na inihanda ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo doon sa cross. Si Noe din po ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Nakatakpo niyang biyaya paulit sa paninang Panginoon araw-araw, lalong-lalo na sa mga pakuhukom na darating sa mundong ito sa panahon yon. Kaya ibinigay ng Diyos ang paraan para maligtas po sila. Yun din po ang isa pang malaking biyaya, yung arko ni Noe. Arko ni Noe, alam niyo po ba? Daong ni Noe. Malaking barko, ano? Pero hindi po ito pangkaraniwang barko.
doon sa mga ano doon, ito pa ay special na ano kasangkapan ng Diyos pang dagad mula sa paghuhukom sa tubig. Kaya ligtas na po sila. Iba po ang arko ni Noe kaysa mga makamundong barko. Kaya po, yung pamumay ni Noe ay mahalaga para sa atin. Kaya yung mga talata tungkol sa panahon ni Noe ay medyo mahaba po dito sa Bible, kasi ito pa ay importante ang pangyayari sa mundong ito. Ang sinabi ng Bible, hahatulan ng Diyos ang buong mundo paulit, hindi sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan ng apoy. Yung hator na ito ay malapit na. Kaya po, yung pamumuhay niya ay mahalagang lesson para sa atin. Kaya ano po ang background ng mga talatang ito? Una, Genesis chapter, ngayon 6 po, no? Genesis chapter 5. Verse 18. Nabuhay si Jared ng 162 taon. Yes. Nabuhay si Jared ng 162 taon. Naging anak niya si Enoch. Nabuhay si Jared pagkatapos na may panganak si Enoch ng 100 taon. Nakaanak pa ng mga lalaki ang mga babae. Ang lahat ng naging araw ni Jared ay 162 taon na siya ay namatay. Nabuhay si Enoch na 65 taon, naging anak niya si Madusalem. Lumakas si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na may panganak si Madusalem ng 300 taon. Nakaanak pa siya ng mga lalaki ang mga babae. Ang lahat ng naging araw ni Enoch, 365 taon. Lumakas si Enoch kasama ng Diyos at hindi na siya natakpuan sapagkat siya ay kinuha ng Diyos. Nabuhay si Madusalem ng 187 taon, naging anak niya si Lamech. Nabuhay si Madusalem pagkatapos ng may panganak si Lamech na 780 taon, nakaanak pa ng mga lalaki ang babae. Ang lahat ng naging araw ni Matusalem, siyam na rang ano na po, siyam na taon, siya ay namatay. Gising ba kayo? No? Nabuhay si Lamech ng 182 taon, nakaanak ng isang lalaki. Tinawak niya ang kanyang pangalan na Noe na sinasabi, ito ang magbibigay sa atin ng ginhawa mula sa ating gawa sa pagpapagod ng ating mga kamay dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. Yung huling mensahe ay medyo iba po ang mensahe, ano? Ito ang magbibigay sa atin ng ginhawa mula sa ating gawa, ang pagpapagod ng ating mga kamay. Sino po ito? Ito si Noe. Dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. Ibig sabihin, meron pong information tungkol sa kalagayan ng buhay nila sa panahon yon. Mahirap na ang buhay nila sa panahon yon. Mahirap. Hmm? Dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. Ngayon din, meron pong dumating na yung sumpa sa lugar na ito. Ano po yun? Bagyo. Basta sumpa po ito. Sumpa. Dahil sa kasalanan ng tao, dumating na po yung maraming sumpa sa mundong ito. Yung pinakahuling sumpa naman, kahatulan ayon sa apoy sa mundong ito. Tapos sa huli naman talaga, impyerno. Ano po? Dahil sa kasalanan ng tao. Basta gaya ng pinakaram po natin, meron po tayong chance para tayo po ay maligtas. Dahil sa yung chance na ito, ligtas na po tayo. Kaya,
Basta maliligtas po tayo sa pinakahuling kahatulan. Yung paghukom sa apoy, laban ng apoy sa impyerno, doon naman po tayo po ay maliligtas. Pero nandito pa rin tayo, kaya narasan po natin yung mga sumpa ng Panginoon sa mundong ito. Sa ginna ng sumpa, meron pong biyaya na inihanda ng Diyos. Ito pa ang chance para sa atin. So, tinawag niya ang kanyang pangalan na Noe. Yung kahulugan ng pangalan ito ay rest o comfort. Ginhawa mula sa ating gawa. Sa pagpapagod ng ating kamay. Kaya sabi ng Biblia, kung wala kang trabaho, wala kang pagkain. Yung pang tuntunin, alin tuntunin sa mundong ito na isinumpa ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Yung mga kasalanan na nagawa natin hanggang ngayon. Pero binayaran ni Jesus yung lahat ng ating mga kasalanan, kaya maliligtas po tayo sa huling paghuhukom ng Diyos doon sa 7 years tribulation, tapos doon sa impyerno, lawa ng apoy. Sa bandang huli, ibabalik ng Diyos doon sa kanyang kaharian. Kaya ito pa ay biyaya ng Diyos. Yun din po ang kinuha ni Noe sa panahon yon. Kaya meron silang pag-asa galing sa Diyos. Meron silang detalyadong plano para sa kaligtasan nila. Ano po yun? Yung arko ni Noe. Meron po silang detalyadong petsa para sa kaligtasan nila. Kaya sa panahon yun, dito, meron pong pangalan dito, medyo mahaba naman po, ano, pero mo Jared, no? Jared. Tandaan po natin yung ilang pangalan. Kung pumunta kayo sa langit, ano, kung nakita nyo si Jared, ikaw ba Jared? Dapat sabihin nyo, ano? Jared. Tapos, yung anak niya ay, anak ni Jared ay Enoch. Anak ni Enoch ay Matusalem. Kilala niyo po ba yung Matusalem? Kung natapos niyo yung Bible seminar, siguro kilala niyo si Matusalem. Ano po? 969. Pinakamahaba ang haba ng buhay nila. Ano pa ang sino pa ang anak ni Matusalem? Yes. Saan po yun? Enoch po, Enoch. Si Enoch. Tapos, ay hindi, si Matusalem. Tapos, Ramek. Saan po yung Ramek? Dito pala. Yung anak ni Ramek ay? Anak ni Lamek ay Noe. Noe. Kaya nabuhay si Matusalem. Pagkatapos may panganak si Lamek, 780 tao, nakaanak mga lalaking. Ang lahat ng ganon. Namuhay si Lamek, 180 tao, nakaanak si lalaki. Tinatawag niya ang kanyang pangalan ay Noe. Kaya Jared, tapos Enoch, Musela, Matusalem, tapos Ramek, tapos Noe. Okay? De, tapos yung kakaibang bagay sa talatang ito, si Noe, si Enoch naman, lumalakas si Enoch kasama ng Diyos, hindi siya natakpan sapagkat siya ay kinuha ng Diyos. Bigla siyang nawala.
Ito pa ang imay ng rapture po. Bigla siyang nawala. Pero na may naiwan po doon sa panahon yon. Kaya meron pong mga naiwan, hindi naman naiwan sa ating panahon, pero sa loob ng pitong kapighatian, ano? Pitong taong kapighatian, meron pong mga iglesia doon sa Jerusalem. Maraming kaluluwa sa Jerusalem ay maliligtas ayon sa Apokalipsis. Kaya meron pong mga sistema dito, basta nakita nila si Enoch biglang kinuha ng Diyos. Nakita ng lolo niya, nakita ng tatay niya, nakita ng anak niya. No? Tapos yung pangalan ng Matusalem, kahulugan ng Matusalem, ano pang ibig sabihin ng kahulugan ng Matusalem? Kung mamamatay si Matusalem, darating po ang pakuhukom. Yung pang ibig sabihin ng Matusalem, kung mamamatay ang taong ito, darating po ang pakuhukom. Kaya sa nang si Matusalem ay namatay 969, ano? Sa panahon yun, yung gulang ni Noe ay 600. Sa panahon yun, dumating na po yung baha sa mundong ito. Kaya natupad na po ang propesya ng Biblia ayon sa pangalan niya, nang namatay si Matusalem, dumating na po ang pakuhukom sa tubig. Ngayon din po, meron pong propesya ng Biblia, hindi lilipas ang lahing ito. Anong lahi? Yung Israel. Hindi lilipas ang lahing ito. Yung isang generation. Kaya, ayon sa propesya ng Biblia, alam po natin na talagang malapit na ang kanyang pagdating. Talagang malapit na ang kamatayan ni Matusalem. Matusalem, ilang taon daw? 900. Ay po, malapit talaga. Ilang taon daw? 950. Hindi pa siya patay? Oh, buhay pa. Siguro talagang malapit na. 960 daw. Wow. 965 daw. Wow. Matanda na. Kaya ibig sabihin talagang malapit na. Kung matanda na si Matusalem, ang lapit na lapit. Kaya sa panahon yon, meron pong maraming mga tanda ng katapusan ng mundo. Sa panahon ni Noe, ang buong mundo lumindol. Nawasak ang tubig sa itaas. Ang gulo na gulo ang buong mundo. Kaya bago ang pagdating ng ganitong bagay, siguro po meron pong mga tanda ng katapusan ng panahon. Gaya ng panahon natin ngayon. Ang pagbabago ng klima, napakainit, napakalakas yung bagyo, napakalakas ang lundor, maraming volcano sumabok. Iba na daw talaga. Yun din po ang nangyari sa panahon ni Noe. Kaya ang hirap ang pamumunila sa panahon yun, sa malapit sa yung ano po, yung katapusan ng mundo sa panahon yun. Kaya sinabi nila, si Noe, siya po ang magkapagbigay ng ginhawa mula sa ating gawa, sa pagpapago ng ating mga kamay, sa ating lahat. Kaya ayon sa propesyang ito, si Noe ay makapagbigay ng saksakyan pang dagat upang iligtas ang mga hayop, mga family niya. Yung ibang family member, Jared, tsaka yung tatay niya, yung tatay ng tatay, lola lang lola, yung lola niya, lolo niya, lola lang, lolo ng lolo, lolo niya, tatay niya. Ano po? La sila namatay bago ang pagdating ng baha. Si Matusalem naman, sa panahon yun, sa eksaktong oras, namatay na. Kasi yung Noe lang nabuhay kasama ng family nila hanggang sa araw ng pagbaha. Basta po, nang nakita nila na kinuha ng Diyos si Enoch, sino po yung lolo niya? Si Jared, Matusalem, ano po yung tatay ni Noe, yung Lamech, nakita nila.
biglang nawala na si Enoch. Nakita nila yung kinukuha ng Diyos si Enoch pa itaas sa langit. Gaya ng Panginoon Jesus, umakyat sa langit. Kaya po, talagang inihanda nila ng mabuti si Noe po. Inihanda nila ng mabuti yung arko ni Noe upang iligtas ang mga nilalang sa mundong ito. So meron po tayong ganitong propesya sa Bible katulad ni Noe. Maraming mga propesya ay natupad na sa harapan ng ating mata. Si Enoch ay lumalakad kasama ng Diyos araw-araw. Si Noe din ay lumalakad kasama ng Diyos gaya ni Enoch. Tayo din po dapat lumalakad kasama ng Diyos gaya ni Enoch, gaya ni Noe. Dahil tinanggap po natin, natanggap din po natin ang biyaya ng Diyos, meron po tayong malinaw na yung propesya tungkol sa kung ano ang mangyari sa madaling panahon. Kaya sa panahon yun, ano po ang nangyari? Kung ganon, si Noe lang ay naligtas. Meron pong mga naligtas sa panahon yun, pero si Noe lang ay matuwid. Si Noe lang ay lumalakad kasama ng Diyos ng mabuti. Yung iba naman, anong nangyari? Genesis chapter 6 verse 1, nang nagsimulang dumami ang mga tao sa balat ng lupa, nakaanak sila ng mga babae, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahan ng kanilang pinili. Sinabi ng Panginoon, aking espiritu ay hindi laging manatili sa tao sapagkat siya'y laman, subalit ang kanyang mga araw ay maging 120 taon. Sabi ng Biblia, kung malapit na ang katapusan ng mundo, mangingat kayo. Sabi ng Panginoon, mangingat. Bakit po? Una, spiritually. Kasi ang buong mundo naging mas masama. Maraming tukso. Maraming mapakanan ni Satanas ay lumitaw. Kaya nagsimulang dumami ang mga tao sa lahan ng lupa. Gaya ng panahon natin ngayon, maraming tao, nakaanak sila ng mga babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda nga ang mga anak ng babae ng mga tao. Sino po sila? Mga anak ng Diyos, anak ng babae? Sabi ng mga iba, anak ng Diyos ay anghel daw. Ay, hindi po. Yung anak ng Diyos ay mga saninahi, mga grupo ng mananampalataya. Gaya ni Noe, gaya ni Enoch, Matusalem, Jared. Sila pa ang grupo ng mga mananampalataya. Gaya ng sinabi ng Bible, nakaanak daw sila sa mahabang panahon. Kaya kanina, yung tanong ko, tatlo ba? Tatlo lang ba yung anak ni Noe? Hindi ko alam. Kasi nakaanak siya ng tatlong anak, ayon sa talata ng Biblia, ng 500 years old si Noe. Hanggang sa 500 years old, wala siyang anak. Siguro meron. Pero yung tatlo lang sumakay. Maraming tao sa panahon yun. Pero halos lahat sila ay lumayo sa Diyos. Mga ilan lang. Kaya po, ngayon din, konti lang maligtas. Konti lang tuloy-tuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil tayo pa ay makasalanan dati, meron pa rin tayong likas na makasalanan. Kaya, sa panahon yon, yung mga grupong naligtas, ilan sa kanila ay nahulok sa tukso ni Satanas.
Kaya ngayon, ano pang pinakakasalanan? Sa dito sa sampung utos, igalang mo ang iyong magulang. Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya. Yung itatulong malaking kasalanan ay pangalunya. Yung sexual immorality. Tapos, igalang mo ang iyong magulang. Sinisira nila ang pamilya. Kaya wala na yung pundasyon ng lipunan. Pagkatapos ng mga ilang taon, kahit walang paghuhukom ng Diyos, nawala daw yung mga tao. Kasi wala na yung pamilya. Kung wala na yung pamilya, wala na yung anak. Kung wala na yung anak, wala na yung tao. Sa ibang bansa po, dito sa Pilipinas, medyo konting iba pa. Maraming anak. Mapakla daw, ano daw, paano sila nakuha ng yung anak? Ang aking espiritu hindi nalanging manatili sa tao sapagkat siya'y laman. Laman. Ibig sabihin po, meron po tayong katawan. Yung katawan po, ito pa'y laman. Pero sa loob ng katawan, meron pong ano po, paknanasa ng laman. Kaya kung sinabi ng Bible, laman, sa English, flesh, ibig sabihin paminsan, yung katawan po natin, yun pa ang flesh. Pero minsan, yung paknanasa ng laman, ito pa ang laman. Batas sila po ay laman. Bakit sila po ay laman? Meron po silang espiritu naman, pero yung espiritu nila halos parang patay na. Yung lahat ng hindi paligtas, yung espiritu nila halos patay na. Kaya, okay, ang tao binubuo ng tatlong bagay, tama po ba? Yung katawan, tapos sa loob ng katawan, ano po? Ano po? Meron po tayong katawan, tama po ba? Sa loob ng katawan, ano pa po? Kaluluwa, soul. Sa loob ng kaluluwa, meron pong ano pa po? Spirit. Espiritu. Sa lumang tipan, walang masyadong yung division sa pagitan ng kaluluwa at espiritu. Paminsan, sinabi nila kaluluwa, yung pang espiritu. Paminsan, sinabi nila espiritu, yung pang ano, tao. Kung sinabi nila soul, tao na. Pero yung mga hayop naman, ano ang nasa hayop? Meron silang body. Meron silang soul. Meron silang wala. Wala po. Wala. Walang espiritu. Ano pa ito? Hayop. Paano naman yung halaman? Meron silang katawan. Meron silang wala. Katawan lang. Wala silang kaluluwa. Wala silang emotion. Wala silang damdamin. Wala silang isip. Ayon sa sistema, gumagalaw siya. Yun lang. Hayop naman may kaluluwa. Kaya yung mga aso po, kaya niyang parang mag-communicate kasama ng mga tao kahit wala silang spirit kasi meron silang kaluluwa kahit papano. Pero hindi siya tao, syempre, ano? Iba yun. Laman, ibig sabihin ito daw. Tao lang sila, pero yung espiritu niya halos wala. Sa isip nila, sa pamumuhay nila, sa puso nila, walang espiritu. Walang spiritual na bagay. Sila pa'y naging laman daw. Laman. Gayon pang nangyari sa panahon yon, kaya busy-busy po sila sa mga negosyo daw, mga trabaho daw, ano. Sila pa'y mag-asawa, pinag-asawa, gaya ng pinarambo natin. Busy-busy tungkol sa mga material na bagay, physical na bagay, pero walang isip talaga tungkol sa spiritual na bagay, kahit konti. Kaya siya pa'y laman. Kaya kung ganito po, nilikha ng Diyos
ang halamanan, nilikha ng Diyos yung halamanan para sa tao tsaka hayop. Nilikha ng Diyos ang hayop para sa tao. Nilikha ng Diyos ang tao para kay Lord naman. Nabubuhay sila ang tao para sa hayop tsaka halaman, yung pagkain. Kaya baliktad ang pamumuhay nila, baliktad. Kaya siya po ay laman, sila po ay laman, sinabi ng Diyos. Kaya ito po ay isang tanda ng katapusan ng panahon, magkamakailaman, mga 20 years, 30 years, ang kasaysayan ng tao ngayon, ganito naman. Akala nila, darating na yung paraiso para sa kanila, darating na po yung pinakagulo sa kanila. Kaya kung hindi sila nabubuhay para sa Panginoon, ang mundo naman para sa kanila. Gigibay ng Diyos ang mundo mismo, and then tapos ito, lahat. Gigibay ng Diyos. Unti-unti. Ngayon malapit na. Kaya nakita nila, siguro nakita nila yung maraming tanda kasi darating na po yung malawak ang baha naman. Bago ang pagtatiktang malawak ang baha. Siyempre po, maraming mga tanda. Ngayon din, nakita natin yung maraming tanda ng katapusan ng panahon. Doon sa Apokalipsis, na isulat ni Apostle Juan ng detalyado. Meron pong siguradong Apokalipsis sa panahon ni Noe. Ito ang mangyayari. Yung pang mensahe ni Enoch, mensahe ni Matusalem, mensahe ni Noe. Ayaw nilang narinig. Hindi sila naniniwala. Yung pang sinabi ng Bible. Kaya po, Enoch was with God, and he was not, for God took him. Wala na si Enoch. Noah was righteous man, Noah was blameless in his time, Noah walked with God. Kaya narinig niya yung mga maraming mga propesya ng Diyos sa pangitan ng yung lolo niya, tatay niya, lolo ng lolo. Kaya isa pang yung ano, mensahe ng Diyos para kay Noe, gumagawa kayo ng isang barko, arko ni Noe, daong ni Noe. Kaya ginawa niya yung daon. And then, ibinabahagi niya yung mensahe ng Diyos, yung mga tao sa panahon yun, nagbibiro. Ay ganun ba, Noe? Kahit nakita nila yung mga hayop ay sumakay, sumasakay sa arko ni Noe, hindi sila sumakay. Hindi sila sumakay. Kaya nung nangyari po, darating na yung malaking pakuhukom. Yung ginawa ni Noe ay detalyado. Meron siyang detalyadong plano na nanggagaling sa Diyos. Siyempre, hindi po ito madaling trabaho upang iligtas ang mga kaluluwa. Meron pong detalyadong plano, detalyadong schedule, maraming sakripisyo. Doon po sa Genesis, no po, chapter 6.
verse 15. Gumaw ka ng isang daon na yari sa kahoy na gopher, gumaw ka ng mga sili sa daon ng daon, ang pahiram mo ito ng alkitran sa loob, sa labas. Hindi sa loob lang, hindi sa labas lang, sa loob and labas. Ay sa labas na lang po, hindi pwede yun. Kung sa loob, loob din. Then dapat may ano na, may materials. Gagawin mo ito sa ganitong paraan. Meron pong paraan. Ang haba ng saksakyan ng tatlong sansiko ay dalawa na lang po, hindi pwede. Wala akong materials. Magsakripiso kayo. Kunin mo ang mga materials kay papano. 300 siko. Ang luwang ay 50 siko, ang taas ay 30 siko. Medyo malaki po ito. Hindi pwede, dapat ito na. Medyo pangit yung itsura niya, dapat manipis, dapat ano ma, mahaba. Hindi. Gagaw ka ng isang bintana na sasakyan, bakit isa lang po? Dalawa, tatlo, apat tayo, hindi, doon sa taas lang. Tapusin mo ito ng isang siko, dakong itaas. Ilalagay mo ang pintuan ng sasakyan sa kanyang tagiliran. Gagawin mo ito na may una, ikalawa ay katulong palakpak. Ako ay magpapadaksa ng baha ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipulin ang lahat ng laman na may hininga ng buhay sa ilalim ng langit. Ang lahat ng nasa lupa ay mamamatay. Unguni itatako ang aking tipan sa iyo, ikaw ay sasakay sa daong, ikaw ang inyong mga anak na lalaki, ang inyong asawa, ang mga asawa ng inyong mga anak na kasama mo. Sa bawat nabubuhay sa lahat ng laman ay magsasakay sa loob ng daon dalawa sa bawat uri upang maingatan silang buhay kasama mo, dapat lalaki at babae ang mga ito. Kami po ay pakla, ayaw po yung purong babae na lang po. Purong lalaki na lang po, imposible. Sa mga ibon ayon sa kanilang uri, sa mga hayop ayon sa kanilang uri, sa bawat gumagapang sa lupa ayon sa kanilang uri, dalawa sa bawat uri ang isasama mo upang ang mga yon ay manatiling buhay. Magbaong ka ng lahat na pagkain, imbaki mo ito. Magiging pagkain para sa iyo, sa loob ng isang taon pa po ito, sa loob ng isang taon para sa kanila. Gayon ang ginawa ni Noe, ginawa niya ang ayon sa lahat ng iniuto sa kanya ng Diyos. Yon pang pinaka punto sa mensahe, gayon ang ginawa ni Noe. Ginawa niya ang ayon sa lahat ng iniuto sa kanya ng Diyos. Meron pong palapag, tatlo. Meron pong sukat ng detalyado. Kaya maraming hayop ay sumakay. Meron pong mga silid para sa bawat uri ng hari, bawat uri ng hayop. Meron pong concern para sa lahat ng mga hayop. Meron pong tubig, meron pong pagkain para sa lahat ng uri ng hayop. Iba-iba yung pagkain nila. Iba-iba ang pagkain ng tao. Gayon ang ginawa ni Noe. Ginawa niya ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng paglilingkod sa Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng ating Kristiyanong pamumuhay. Meron pong isang maliit na arko dito sa Bible. Ito medyo malaki, ano? Meron pong medyo maliit na arko dito sa Bible. Saan po yun? Meron pong medyo maliit na arko. Ano po?
Doon po sa Exodus chapter 2. May isang lalaki sa lipi ni Levi na humayo ay nag-aasawa ng isang anak na babae na Levi. Ang babae ay naglihi, nangaanak ng isang lalaki. Nang kanyang makita na ito ay maganda, kanyang itinago ito ng 3 buwan. Nang hindi niya na ito ay may tago pa, ikinuha niya ito ng isang basket na yari sa papiro. Pinahiran niya ang ng beton at alkitran, kanyang isinilid ang bata roon na inilagay sa talahiban sa tabi ng ilog. Tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang malaman ang mangyayari sa bata. Sino pa ito yung bata? Si Moses. Noon ang anak na babae ni Faraon ay lumusong upang maligo sa ilog. Naglakad ang kanyang mga alalay na babae sa tabi ng ilog. Kanyang nakita ang basket na talahiban na ipinakuha sa kanyang alalay. Nang kanyang buksan ito, makita niya ang bata. Narito ang sanggol ay umiyak. Kanyang kinaawaan siya nang sinabi, ito ay isa sa mga anak ng mga Hebreo. Yung pangalan ni Moses, ano po ang kahulugan? Kaligtasan mula sa tubig. Ligtas na po siya sa pangitan ng arkong ito. Sino ang gumagawa ng arkong ito? Yung family nila? Bakit po? Kasi sa panahon yun, ayon sa batas, kung meron pong may panganak ng lalaki sa mga Hebreo, papatay mo ito. Yung lahat ng lalaki, sanggol, papatay mo ito. Yung pang batas ng Egypt. Yung babae lang, hayaan mo. Yung lalaki, kung nakita niyo mga lalaki na may panganak, papatay mo ito. Itatapon mo doon sa ilog. Kaya tinago nila ito lahat, pero medyo malaki na. Ang lakas na yung iyak niya. Yung ginawa niya ito, ano po, yung para niya, ano po ang ginawa niya? Ginawa nila ang arko para kay Moses. Meron pong maliit na arko, meron din pong malaking arko para sa maraming kaluluwa. Meron pong mga maliit na barko para sa isang kaluluwa. Pero sa pamamagitan ni Moses, ang buong Israelita ay naligtas. Kaya yung Bible seminar natin, ito pa isang arko. Ito pang isang arko natin para sa ibang kaluluwa. Nang ginawa ng nanay ang arko para kay Moses, ano ang isip ng nanay? Ginawa niya ito ng madali o talagang ginawa niya ito ng maigit na ano, na may ingat? Kasi ito para sa anak niya na minamahal. Dapat perfecto na ito. Walang kapintasan doon. Walang kulang doon. Dapat perfecto na ang ginawa niya. Kaya para sa anak niya naman, para sa mga minamahal niya. Yun din po ang ginawa ni Noe para sa family niya, para sa lahat ng mga kaluluwa buhay sa mundong ito. Kaya yung ginawa niya ay sa pamamagitan ng grabing sakripisyo. Kaya siya po ay isang naging matuwid, isa sang talagang importanteng tao sa dito sa Bible,
Sinabi ng Bible, meron pong sa lumang tipan, meron pong tatlong matuwid daw, sabi ng Biblia. Sino po? Job, Noe, tapos Daniel. Isa sa kanila ay Noe. Kaya kung may mali siya sa kanyang gaawin, wala sila nalulunod. Basta yung disenyo ng Diyos ay perpekto naman. Kaya yung kasunod na issue naman, yung pagsunod niya sa ginawa, iniutos ng Diyos. Meron po tayong perpektong plano. Meron po tayong perpektong design para sa kaligtasan ng ibang kaluluwa dito sa Bible. Kaya po, depende sa ating ginagawa kung maliligtas po sila o hindi. Kaya meron pong mga malaking arko. Kung meron po tayong Bible seminar mo, hindi naman ito masyadong malaki, pero tama lang yung arkong ito para sa ilang kaluluwa. Meron pong mga house Bible seminar, ito medyo maliit na arko. Kaya kung ginawa nila yung hindi magandang arko, mamamatay naman sila. Kaya gusto nilang mag-invite tao, sila mismo absent naman sa church. Paano sila makapagligtas ng ibang kaluluwa kung sila mismo absent? Kung sila mismo hindi nanatili sa iglesia, paano sila makapag-evangelize ng kanilang pamilya? Palaging absent, paminsan atin. Sino ang maliligtas sa pamagitan niya? Walang sinuman. Walang sinuman. Sigurado yan. Ngayon medyo okay na ako may ligtas. Ituloy hindi pa okay yung pag hanggang ngayon medyo atensya pa ulit-ulit kaya may ligtas. Mula sa ngayon hindi atin. Ayun kung tapos na yan yung usapan. Dati okay, ngayon hindi okay. Okay kung ganun wala nang yung usapan tungkol doon. Ano po? Dapat tuloy-tuloy na. Hanggang ngayon okay yung arko ni Noe, yung construction. Mula sa ngayon pangit na. Eh kung ganun hindi po ito kompleto. Kaya yung pinaka yung punto kanina yung mensahe ng Diyos, gayon ang ginawa ni Noe, ginawa niya ang ayon sa lahat ng iniuto sa kanya ng Diyos si Noe. Okay? So hindi po ito madaling trabaho. Gaya ng alam ninyo, maraming pakaimpa. Ano pa? Pagkatapos dito, pagkatapos ng muling malawakang pagpahasalom ng isang taon, yung ginawa niya, ano po, inihandok niya ang Thanksgiving offering. Thanksgiving offering. Okay. Genesis chapter 8. Verse 20, chapter 8. Ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon, kumuha siya sa lahan ng malinis na hayo, sa lahan ng malinis na ibon, nag-alay ng mga handok na susunungin, sa dambana. Sinamnyo ng Panginoon ang masarap na amoy. Sinabi ng Panginoon sa kanyang puso, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Hindi ko na rin muling lilipulin ang lahan ng mabubuhay na gaya ng aking ginawa,
habang ang lupa ay manatili ang magpakahasik, ang pag-ani, ang tak-ani, taklaming ang araw ng at gabi ay hindi hihinto. Sinamnyo ng Panginoon ang masarap na amoy, sinabi ng Panginoon sa kanyang puso. Tinanggap niya ang kanyang handog. Ipinaktayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon. Eh, pagkatapos ng yung ministry natin, dapat ito pang nangyari. Ano po? Thanksgiving offering. Kumuha siya sa lahan ng malinis na hayo. Sa lahan ng malinis na ibon, ano pang handok natin? Yung malinis. Nakalay ng mga handok na susunungin sa dambana. Susunungin sa dambana, yung sacrifice, yung pang ating Thanksgiving offering. Mas malinis na pamumuhay. Mas maraming sakripisyo para mas maraming kaluluwa ay maliligtas. Sinamnyo ng Panginoon ang masarap na amoy. Malinis na hayop, meron pong maruming hayop dito sa Bible, no? Kaya kinuha ng Diyos yung doon sa Levitico chapter 11, meron pong malinis na hayop, meron din pong maruming hayop. Wala kaming oras hanggang doon pa, no? Basta meron pong dalawang uri ng hayop. Yung mga malinis na hayop naman, yung mga umuunya, yung pang hati ang paa, yung pang ano, hindi, tapos yung mga ibon na nakakalipad, ito pang parang banal na hayop, malinis na hayop, yung pang handok nila. Tapos, magaya ng kordero, yun din po ang handok na maring handok, pero dapat walang kapintasan. Ibig sabihin, walang mga sugat, walang ano, dapat malinis. Yung pang ating Thanksgiving offering, salamat po Panginoon dahil sa inyo, magkaroon kami ng maraming prutas. Kaya gusto naming buhay ng mas mabuti. Yan pang malinis na hayop, yung pang malinis na ibon. Kaya si Noe ay talagang matuwid. Yung iba naman, naging mas tamad. Okay na daw yung resulta, kaya naging biglang naging tamad, biglang naging mayabang. Sinamnyo ng Panginoon ang masarap na amoy, sinabi ng Panginoon na sa kanyang puso. Kaya ano ang sinabi ng Bible na tuloy-tuloy paulit-ulit sa atin? Kaya huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalap sa espiritu na naglingko sa Panginoon. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo ay maging matatak, hindi makikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Walang yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Doon sa Unang Korinto o Roma. Kaya meron po tayong Bible seminar na inihanda nyo. Meron pong request ng Bible seminar. Kahit hindi nyo inihanda, basta kung may request, kung may kaluluwa na gustong marinig, ito pang utos ng Diyos. Utos ng Diyos. Utos ng Diyos para kanino? Para sa kanya yon. Hindi para sa akin? Hindi pa kayo ligtas? Kung ligtas na po kayo, ito ang utos para sa inyo. Para kanino yon? Para hindi ligtas? Nasaan yung mga ligtas dito? Na hindi para sa kanya, hindi para sa siya, kanya mo, para sa ating sarili. Yung pang-utos ng Diyos. Yung pang-utos ng Diyos. Kaya
Kailangan din malaman kung ano ang ginagawa ng ibang church ngayon doon sa Luzon, maraming Bible seminar ngayon. Maraming Bible seminar doon. Kung may Bible seminar, maraming mga inihanda. Yung mga kapataan naman, mayroon pong anong tawag? Nakalimutan ko na. Basta isa sa label up. Nagtitinda sila mga para sa budget. Para ano po? Para sa gantimpala nila. Para sa gantimpala ko. Para sa Panginoon ko. Yun pa ang Kristiyanong pamumuhay na matuwid, gaya ni Noe. Kaya meron pong mga hindi sumakay sa arko ni Noe, kahit mga saninay ni Seth, saninay ni Jared, yung mga saninay ni Enoch din, maraming anak naman sa kanila ayon sa Bible, saninay ni Noe pa, yung silang tatlo lang sumakay. Sampo sila, yung mga iba. Busy daw. Mga negosyo, mga bukid, mag-asawa, pinag-asawa, pagbebenta, hindi po ito, ibig sabihin, hindi kailangan yun, pero tama na lang po, tama. Dapat meron po tayong oras para sa Panginoon. Mula sa umaga hanggang sa gabi, purong trabaho lang. Walang ganitong Kristiyano dito sa Bible. Walang ganitong Kristiyano. Dapat meron po tayong oras para sa Panginoon. Kaya hindi kayo mabuhay ganun, mabubuhay pa rin kayo. Sino ang makapagbigay ng pagkain para sa iyo? Sino ang makapagbigay ng pagkain para sa iyo? Sino ang boss nyo? Sino ang amo nyo? Sino ang may-ari ng inyong buhay? Sino ang may-ari ng buong mundo? Sino ang may-ari ng dagat? Sino ang may-ari ng bundok? Siya naman. Kung dadali na yung Bagyo pa ulit, wala na yun lahat. Internet daw, patay na yung lahat ng internet ngayon. Lahat, wala na. Walang kabuluhan yan sa harapan ng Panginoon, ng makapangyarihan sa lahat. Yung sa panahon yon sa lipunan, sa panahon ni Noe, sila din medyo matalino. Mas matalino sila kaysa inyo. Kasi yung edad niya, 900. Ha? Ilang taon ko na? 300 years po, old po. Ay, bata pa kayo. Ilang taong nag-aaral sa elementary? 100 years po. Kayo naman, mostly 6 years lang yan naman. K-12? Doon, K-112 na. Mas maraming alam. Si Noe, pinakamatalino. Si Matusalem, maraming alam. Kaya, ngayon naman, meron po tayong apokalipsis. Meron din po tayong ating sariling apokalipsis mula sa Diyos. Para sa ating panahon, hindi para sa panahon ni Noe. Doon sa Judas, meron pong mga propesya ni Enoch. Darating daw ang Panginoon. Meron pong librong Enoch, pero hindi namin alam talagang ito pa yung librong Enoch. Meron pong librong Enoch. Nakita niyo po ba? Librong Enoch, meron po. Pero hindi natin alam, yun po yun talaga. Basta meron pong mga salita sa panahon nyo, meron po tayong salita sa ating panahon, dito sa Apokalipsis ni Juan, yung lahat ng talata doon ay naganap na. Kaya, si Enong naman, siguro, mabuting Kristiyano, ako naman, hindi. Sa kanya naman, siguro, meron pong special na mo, parehas po tayo. Parehas lang po tayo. Parehas. Yung pamumuhay niya, siguro hindi mahirap. Parehas lang po yung pamumuhay nila. Parehas.
Parehas lang po, parehas. Mas mahirap po sa panahon yun, siguro. Mas mahirap. Walang refrigerator, walang kuryente sa panahon yun, walang electric fan sa panahon yun, walang, siguro walang saksakyan sa panahon yun, siguro. Siguro meron pong mga kanyang-kanyang sariling medyo magandang paraan. Kaya ngayon, tingnan po natin yung mga ibang kapatiran sa ano. Ano po ito? Alam niyo po ba? Alam niyo po ba o hindi? Yung mga naunang ligtas, alam niyo po ba kung ano ito? Hindi kayo nanon ng sermon? Doon sa Facebook? Ano po ito? Bible seminar, ano? Di ba? Saan po ito? Quarantine facility. Yung isang sister ay nag-positive. Magkaroon siya ng Bible seminar doon sa quarantine facility. Ganon naman sila ngayon. Ito pang isang araw ko para sa mga sa quarantine facility. Lahat sila nag-positive. Ito, counseling. Walang silang signal, kaya umakyat sila sa bundok. Wala silang signal sa bahay nila, kaya umakyat sila sa bundok para may signal sila. Isa sa kanila ay naligtas ng nauna, ang buti meron siyang trabaho doon sa proper town, pero busy sila. Kaya meron pong konting signal, kaya naligtas siya through chat, yung counseling through chat. Pagkatapos ng tatlong session, limang apat na session, yung counseling halos umabot sa isang linggo kasi through chat lang. Sa loob ng isang week counseling, pagkatapos ng scene session, sa susunod na linggo, sa pamamagitan ng space session, ligtas na siya. And sa pamamagitan niya, yung buong familia ay umakyat sa langit, umakyat sa ano, bundok. Kailangan yung counseling. Kaya umakyat sila sa bundok. Anong nangyari sa iyo? Yung family niya na lahat ligtas sa bundok. Kaya kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, walang, maraming palusot lang. Kaya 7 years tribulation, unti-unti, susunuin ng Diyos ang buong mundo. 1/4 mamamatay. 1/3 mamamatay. 99% susunuin ng Diyos. Yung pang-apokalipsis, Revelation chapter 8, 7, hinipan ng unang anghel ang kanyang tropeta, umulan ng yelo at apoy na may halong dugo. Itinapon ang mga ito sa lupa. Ikatulong bahagi ng lupa ay masunog. Ikatulong bahagi ng mga punong kahoy ay masunog. Ang lahat ng lunting ang damo ay nasunog. Kaya ngayon, dahil sa forest fire, alam niyo po ba kung anong nangyari? Dahil sa forest fire, ang lakas na yung hangin sa paitaas. Kaya yung hangin, yung malakas na mainit na hangin ay gumagawa ng yero doon sa itaas. Kaya nahulog doon sa Amerika. Kasi ang lakas ang forest fire. Tuloy-tuloy pa ang forest fire. Kaya ito pa ang ano, sistema para sa paggawa ng yero sa langit. Ito karaniwang yero. No? Kung mainit ang hangin po sa summer, parang ganyan po. Pero yung hangin dito ay ginawa ng forest fire. Ang init ay nakapataas, yung gumagawa sila ng yero.
Hinipan ng ikalawang anghel ang kanyang trompeta ang tulad sa isang malaking buntok ay naliliyap sa apoy, itinampon sa dagat, ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo, mamatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na buhay na nasa dagat. Underwater volcanoes. Maraming mga volcanoes sa ilalim ng tubig gaya nito. Last year lang ito. Last year lang. Sumabok doon sa Japan. Sound naman po? 일본 도쿄 남쪽 1200km 떨어진 해저화산 후쿠토쿠 오카노바가 분화했습니다. 분열의 높이는 2021년 8월 13일 일본 도쿄 남쪽 1200km 떨어진 해저 화산 후쿠토쿠 오카노바가 분화했습니다. 분열의 높이는 상공 17km까지 치솟았습니다. 이 분열 높이는 최근 수년간 지구상에서 일어난 화산 분화 중에서 단연 최고입니다. 미터까지 치솟았습니다. 이 분열 높이는 최근 수년간 지구상에서 일어난 화산 분화 중에서 단연 최고입니다. 일본 해상보안청은 화산 분화의 규모가 크고 더 이상 접근해서 관측할 수 없었다고 하면서 근처를 항행하는 선박이나 항공기에 대해 주의를 촉구해 큐슈의 사쿠라지마 화산이 빈번하게 분화를 하지만 분연주가 5km를 넘어가지 않습니다. 현재 활발하게 분화하고 있는 이탈리아 에트나 화산도 최대 6에서 7km입니다. 그런데 분연주의 높이가 17km라는 것은 현재 해저에서 어마어마한 화산 분화가 일어나고 있다는 것을 말해줍니다. Kaya ito pa'y pinakamalaking pagsabog tao. Last year lang. Last year. Ngayon taon, meron pa. Yung sound po. Volcanic eruption off the coast of Tonga over the weekend. Tonga volcano. The government is giving its first official update, saying three people are confirmed dead, and there are multiple injuries as Europe. Well. And as we look at these images, I mean, before and after here, you see side by tinig, side, tunog, the massive eruption has caused bansa. Significant damage along the western coast of Tonga's main island, and three smaller islands are now being evacuated from Australian and New Zealand recruits in Melbourne. On the ground from that huge under... Yung pagsabok. Ito pasimula lang. Kaya meron pong tsunami doon. Ito pasimula lang yun. Pasimula. Nakikita nyo yung mas malaking pagsabok. Sabi ng isang kapatiran doon sa Palawan, ay, ang ganda. Dapat dumating ito. Dati pa. Ano, yung bagyo sa kanila. Kasi ang tigas ang puso ng taong ito. Sana lilindor. Sabi ng isang kapatiran. Sabi ko sa kay Pastor Kim doon sa Palawan, hindi pwede po. Kasi kung lilindor ang Palawan, 7 years tribulation na. Kasi sabi ng mga, ano po? Anong tawag? mga scientifico tungkol sa yung ganitong bagay sa dito sa Pilipinas, sa Palawan naman hindi lilindor daw kasi medyo malayo, pero ayon sa Bible ang buong mundo lilindor doon sa 7 years tribulation. Eh kaya po kung lilindor ang Palawan, ibig sabihin sa gitna ng 7 years tribulation na. Bago ang ganitong lindor, pagdating siguro lilindor ang mundong ito. Kaya dapat ihanda natin yung ating sarili para iligtas ang mga kaluluwa. Ang hirap daw yung pamumuhay ni ano po? Eno. Yung Matusalem tapos Ramek. Sabi nila. Kaya yung pangalan ni Noe ay pahinga, rest. Pero sa atin naman, ito pa ay mas magandang balita kasi malapit na ang kanyang pagdating. Sa taktang panahon, kukunin ng Diyos ang mga ligtas. Kaya hanggang sa kanyang pagdating, sikapin natin upang ibahagi ang ebanghelyo
hanggang sa katapusan ng mabuti. Yung arko ni Noe, arko ni Moses, lahat, mahalaga po ito. Okay? Kayingan week, meron pong Bible seminar. Ito pang isa pang arko para sa mga kaluluwa nila. Para dito, ano pong importante? Iisang pag-iisip. Para dito, ano pang importante? Yung participation, sakripisyo, participation na may sakripisyo, kay papano? Sa pamamagitan ng limang ista, dalawang tinapay, 5,000 na kaluluwa ay naligtas sa takutom. Yung pang ginawa ni Himala, ginawa ng yung pang Himala na ginawa ni Jesus. Ano po, ilang ista? 5. Sorry, 5 tinapay, yung dalawang ista. 5 tinapay, dalawang ista. Magkano po 'yun? 5 tinapay, dalawang ista. Magkano po 'yun? Konti lang naman ito, no? Pero dahil sa handok ng isang bata, 5,000 na yung kaluluwa ay naligtas mula sa gutom, yung pang-imay ng ating sakripisyo. Kaya, siyempre yung sakripisyo na yun, hindi po malaking sakripisyo, pero yung oras natin, hati-hatian, yung mga lakas natin para sa arkong ito. Okay? Ngayon, taon, dapat meron po tayong maraming arko na gagawin natin para sa mas maraming kaluluwa ay maligtas. Yun pang ating mission sa mundong ito sa panahon natin ngayon, 2022. Mas malapit na po ang kanyang pagdating. Okay. Hanggang dito po, manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang magkapag-aral ng inyong banal na salita. Dahil sa inyong dakilang gaawin, kami po ay naligtas ng lubos. Kaya po, pakitulungan niyo po kami upang magampanan ang inyong mission ng mabuti sa pamamagitan ng aming buhay. Gaya ng sinabi ng Bible, manatili kayo sa puno ng ubas. Una sa lahat, dapat tayo po ay manatili sa iglesia sa tuwing Linggo. Kasi kung hindi, wala pong Bible seminar. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa inyong lahat ng lessons sa Biblia. Idinalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo, aming Panginoon. Amen.